Hindi man kasing ningning ng mga naging bisitang NBA superstars gaya ng retiradong si Kobe Bryant at ng in-demand ngayong off-season na si LeBron James, marami pa rin ang nagtungo sa Fort Bonifacio para makita ng personal ang leading candidate bilang 2018 Rookie of the Year na si Donovan Mitchell. Sa kanyang welcome press conference, malayo ang pag-uugali ni Donovan sa mga tila ba ay mga ugaling brat na karamihan sa mga batang NBA players. 2 taon lamang sa University of Louisville bago nagdesisyong maging pro ang 2018 NBA Slam Dunk Champion. Ngunit sa kanyang paraan ng pananalita, ay daig pa niya ang karamihang nakapagtapos. This is in behalf of one of our media friends, Chino. And how was your parents impacted your life as a person and as an athlete? So for all the kids in here, homework is the most important thing, you know, because you look at guys who've gotten hurt this year and God forbid, you know, us on stage, you know, this eventually ends. But, you know, when you graduate, you have that degree, that stays with you forever. You know, that never runs out. Isa sa mga batang nabigyan ng pagkakataong makapagtanong kay Donovan ay ang grade schooler na si JJ Cheng. It's how do you balance school and basketball? I don't have to do that anymore. But in college and in high school and at your age, like he said, you know, I had to do my homework before I went anywhere. Kaya hindi katakataka na sa edad na 21, may kalalima na ang pagkatao ng rookie sensation ng Utah Jazz. What do you intend to do now after seeing Donovan? What do you intend to do? Study well and play basketball. Kasi palagi araw-araw, dala-dala niya yung basketball niya to school. So, napaprioritize yung basketball, which I think naman maganda rin na may passion siya. So, kailangan lang i-balance yung basketball and yung homework. Chino Trinidad Acututo, 24 Horas.